Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat at na-miss ko ang ganitong vlog. Kamusta kayo sa inyong mga tahanan at sa inyong mga tindahan? Ngayong araw ay medyo gumanda na ang panahon dito sa amin. Wala nang ulan. Minsan merong ambon-ambon pero wala nang ulan na kagaya ng mga nakaraang araw. Gusto ko lang i-share sa inyo na kahit noong malakas ang ulan, kahit brown out, walang tubig, kami ay hindi nagsara ng aming tindahan kasi mas maganda yung palagi kang open dahil yung ibang tindahan ay nagsasara dahil nga sa malakas ang ulan or dahil brown out, pero kami dito sa Ining Store ay hindi po nagsasara ng aming tindahan. Naglalagay lang kami ng plastic sa labas para meron lang harang ang ulan. Bukas kami mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. So yun lang i-share ko sa inyo mga kasari. Kasi ka dapat meron tayong tindahan. So kailangan natin mag-serve sa mga tao. Kasi yung mga tao kahit umuulan ay bumibili pa rin yan sila. Kaya yun lang i-share ko sa inyo mga kasari na hindi kami nagsasara ng aming tindahan kahit mayroong bagyo. Siguro naman kung nagliliparan na yung mga bubong, siguro magsasara kami. Pero may nagtanong kasi sa akin kung nagsasara ba kami ng tindahan namin pag umuulan or malakas ang ulan, gaya niyan, may mga baha. Sabi ko, hindi kami nagsasara, open pa rin kami. Kasi sayang din yung benta natin sa araw-araw. After ng bagyo, makapamili tayo pag marami tayong benta. At yung lugar namin ay hindi po bahain. Nasa mataas kami na lugar. So, ang iniingatan na namin dito ang malakas na hangin. Pero kung ulan lang, ay wala pong problema dito sa aming tindahan. Ngayon mga kasari, update ko kayo sa aking tindahan. Kung ano na ang itsura ng aking tindahan ngayon. At yan ang itsura ng ating tindahan ngayon mga kasari. May mga kulang-kulang na tayong mga paninda. So, kung hindi tayo iikot sa ating tindahan at titignan natin bawat istante, ay hindi natin malalaman kung ano na ang kulang sa ating mga paninda. So, yun palagi ang ginagawa ko araw-araw. Pero ngayon lang ako may video na ganyan na chine-check ko kung ano ang mga kulang. O diba, kulang na ang ating Copico Blanca, isang tie na lang. So, ang ginagawa ko niyan ay nililista ko na kaagad para hindi ko makalimutan na pag namili ako or mag-order, maisama ko ang mga kulang na mga paninda natin. So, sa ating istante ng mga biskuit, marami na rin akong i-refill. Kahapon lang ako nag-refill pero ngayon marami na namang kulang-kulang. At dyan sa ating mga alak, mayroon na tayong kulang. May bungi na. Kasi konti na lang yung ating tando ay na light na senior at ang long neck. At bukas darating na ang ahente niyan. At sa itlog, marami tayong itlog. Update tayo mga kasari sa presyo ng egg ngayon. Napakamahal na dito sa amin. Yung jumbo, nasa 290 na. Kaya ewan ko kung magkanong bintahan na niyan. Eh, sa akin na kasi medium na at saka large. At yan sa mga chichilya section ko. Araw-araw ako niyan mga kasari nagre-refill ng mga paninda dyan. Pero araw-araw din na uubos ang ating mga chichilya. Napaka mabili ang mga chichilya. Kaya pag namili ako ay dinadamihan ko na para kasi may mga panahon minsan hindi tayo makapunta ng bayan. At dyan ay creamy white ang nakalagay na single. At hindi ko pa siya na lagyan. Yun talaga mga kasari ang trabaho natin mga tindera. Araw-araw, iti-check natin kung ano ang mga kulang sa ating mga estante. Kung ano ang wala. At saka ililista. Kasi minsan nakakalimutan. Ako din, nangyari na yan sa akin na namili ako pero iba yung nabili ko, yung marami pang stocks ang nabili ko kasi yun nga yung hindi nililista ang mga kulang, ang mga kaunti na lang. Kumbaga, nililista ka, nagmamadali ka kasi aalis ka na. So yung ano na yan, yung birch tree, hindi ko pa siya naisapit. Ibinaba ako na yan kanina kasi nag-display ako doon sa taas ng
may promo na Bird Street, hindi ko siya pwedeng isabit kasi nakaano siya eh, nakatali. Kasi mayroon siyang free na isa, buy one, hindi, buy 10, get one free pala, ganun. Kaya sa ating mga kasari dyan, ang kaunting tips ko lang sa inyo na araw-araw natin i-check ang ating tindahan kung ano ang mga kulang at ililista natin agad. Kagaya niyan, yung sinigang ko. Kung hindi mo yan titingnan, parang sabihin mo kompleto pa. Pero ang wala dyan is yung sinigang sa isda. Kaya kailangan talaga titingnan natin at iikutin natin ang ating tindahan kung ano ang mga kulang na mga paninda. At kailangan talaga mga kasari, hands on tayo sa ating tindahan para nakikita natin kung ano ang mga wala. Kasi ako dito, ako lang halos ang nababantay at saka yung aking mister. So kabisado ko na kung ano ang fast moving na mga paninda at kung ano ang palaging wala. Kaya maganda talaga yung ganun na hands on ka sa iyong tindahan. Hindi lang makapamili ka, ilalagay mo lang dyan, i-display mo lang, tapos hayaan mo na. Siyempre minsan titingnan din natin ang expiration ng ating mga paninda. Kung malapit na siyang ma-expired, pwede na nating gamitin or pwede na nating i-promo o babaan natin ang presyo. Pero hindi naman sabihin na malugi tayo, di ba? Kahit may 2 piso, 3 piso tayong tubo. Basta maibenta natin, babalik pa rin sa atin yung puhunan. At ayan, yan ang mabili na chichirya dito sa akin, yung mga cracklings, tsaka yung mga fast moving na chichirya. Pag bumili ako, tig half case yan siya, manghuan, mabili yan dito. Kaya pag namili ako niyan, kung hindi isang box ay half case, 40 pieces ang kalahating box. At sa Uishi naman is 50 pieces ang kalahati ng isang bag. At meron tayong discount. Kaya pwede natin siya ibenta ng 8 pesos. Ayan yung aking Birch Tree, mga kasari, na mayroong promo. Bumili ako ng isang box. So, di ba? 12 na tayo ang isang box. So, meron tayong 12 pieces din na free. Kung ibenta mo siya ng 11 pesos, malaki-laki din yung tubo natin. Mahigit 100 sa ano lang yun, sa free. So ayan lang ang aking share sa inyo mga kasari ngayong hapon. Sana nakabigay ako ng kaunting tips sa inyo. At update pala dyan sa ano, sa dinidikitan ko ng aking mga paninda. Dati hindi ko yan kaya na ilagyan ng pushpin kasi matigas yung kahoy. Yung ginawa ko, pinalagyan ko kay Robert ng kawayan na parang nakatihaya. Yung sakit na yung yan, nilagay dito sa unahan para malambot siya pag maglagay ka ng thumbtax. Maganda kasi sa tindahan ang may mga ganyan. Yung nakikita ng mga customer yung mga paninda mo isa-isa. Matrabaho nga siya pero maganda naman sa mata. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking mga video at pagpalain tayo ng Panginoon at mag-ingat tayo palagi kasi ngayong panahon ay palaging may ulan.